Magandang araw mga kang sarap. Ngayon ay magluluto tayo ng firecracker shrimp. Magandang araw mga kang sarap. Ngayon ay magluluto tayo ng firecracker shrimp. Una muna natin gawin ay linisin muna natin yung hipon. So putulin muna natin yung mga ulo nito. Madami kayong mabibili nito sa mga supermarket o mga wet market. So tinatawag nila itong sugpo o kaya naman ay pasayan. Ito namang ginagamit ko ay tawag nila dito tiger prawn. Itatabi ko naman yung ulo nito kung maisipan natin magsigang. Bali ang gagamitin lang naman natin yung katawan ng hipon. Tatanggalan lang natin ng balat ito o shell. Gamit lang mga kamay natin, kayang-kaya natin tanggalin o tuklapin ito. Alam nyo ba na mataas din ito sa protein? Pero yun nga, babala, mataas din ito sa kolesterol. Kung alam naman nating high blood na tayo, pwede naman tayong kumain nito pero limitahan lang natin ang pagkain. Mag-iwan lang tayo ng isang layer ng balat dun mula sa buntot nito. Ayan nga no, ganyan na magiging itsura. Gawin lang din natin ito sa mga susunod pang hipon. Matapos nga natin itong balatan ay tanggalan natin ito ng bituka. So sa pagkatanggal lang ng bituka, gumamit nga lang ako dito ng isang toothpick. So nakita nyo naman, tinanggal ko lang. Ayan nga no, makikita natin yung bituka dito sa likod. Para naman sa iba, hindi naman maselan, hindi na tinatanggal yung bituka, basta diretso luto na. Basta yan lang, kung nakikita nyo yung hibla na binabata ko, yun na yung bituka niya. So yan nga no, tapos na natin na tanggalan ng bituka, tanggalan ng balat. Hihiwa-hiwaan ko naman ito kasi di ba nga letter C yung hipon, so para maging straight siya. So ingat lang tayo sa paglalagay ng hiwa kasi baka maputol natin yung hipon. Magandang kumain ito kasi napiprevent din tayo nito sa mga heart disease. Nagpapalakas din ito ng ating mga buto at muscles. Pero may mga tao na dapat ding iwasan ito. Kung minsan pag ikaw ay allergy dito, pwede kang mangati. Matapos nga natin lagyan ito ng mga hiwa o gilit, lalagay ko muna ito sa isang plato. Kita nyo naman na hindi ko tinanggal talaga yung buntot nito kasi ito yung makisilbing design doon sa ating gagawing firecracker. Ang concept lang naman ito ay yung buntot ang makisilbing meat siya ng ating paputok. Normally yung mga gantong menu ay inihahanda lalo na pag mga New Year. Ayan nga no, at pin-refer na natin yung ating mga sangkap. So ito na yung mga ingredients na gagamitin natin. Saisayin natin. Gagamit tayo ng egg yolk, harina, toyo o soy sauce, paminta, ginger o luya, bawang at chili sauce. At hindi mawawala ang ating tiger prawn. Magmamarinade lang tayo. So sa isang mangkok, ilagay lang natin yung ating nilinis na hipon. So daan-daan lang natin ilagay ito kasi para hindi ito magkapilas-pilas. Kung nakikita nyo, lahat ng mga sangkap na yan ay paghahalu-haluin lang natin. Gagawin lang natin siyang marinade. Umpisa na nga natin lagyan ito ng chili sauce. Sunod na rin natin dyan yung bawang. Yung ating ginger o luya.
Make sure lang na maliliit itong hiniwa. Ang ating paminta. Yung ating toyo o soy sauce. Yung ating harina. At syempre, yung ating egg yolk. Ayan nga, no? At since nalagay na natin lahat ng mga sangkap, eh, haluin na natin ito. Nasa ganun, eh, magsama-sama na yung mga ingredients. At yung prosesong pagmamarinade natin ay ma-absorb niya lahat ng lasa. Dagdag kaalaman, ginagawa natin yung marinade para maging tasty o maging malasa yung ating menu. For about 10 minutes ay ibabadbo na natin ito o i-marinate. For marinating it for 10 minutes, pwede na natin itong ibalot. Gagamit lang tayo ng lumpia wrapper at egg white sa pandikit. Ilatag lang natin yung ating lumpia wrapper. Tapos ay kumuha tayo ng isang pirasong hipon. Iro-roll lang natin ito. So, meron naman tayong kanya-kanyang technique sa pagbabalot. Depende na lang sa inyo, pero ito yung way ko para ibalot yung ating hipon. Tandaan lang natin na ang gagawin nga natin ay yung firecracker. So, kailangan nakalabas yung ating buntot. Magkisilbi itong design dun sa ating menu. Ayan nga, no, at i-roll lang natin ito ng dahan-dahan. At pagdating sa dulo ay nalagyan natin ito ng egg white para dumikit. Tapos na natin itong isa, isunod na natin yung mga iba pang hipon. Ganun ulit, ilatag lang ulit natin yung ating lumpia wrapper. Ibalot lang natin ulit yung ating hipon, irolyo. So hanggang matapos nga tayo dun sa iba pa. Itong menu na to ay pwede nyo gawin kasama yung iyong mga kaibigan o pamilya. Habang nagbabalot kayo, pwede pa kayong magkwentuhan. Pwede nga sa mga mamis na nag-iisip dyan na gusto nilang ipagawang activity sa kanilang mga anak. Pwede nyo itong gawin. Tiyak na masisihan sila. Okay, tapos na akong magbalot. Ilagay na natin ito sa isang plate. Dahan-dahan lang natin ilagay yung ating mga binalot na hipon sa isang plato para hindi ito bumukas. So yan, piniprepare nga natin ito para iprito natin. And at na-imagine nyo na ba magiging kalalabasan ito pag ito ay pinrito? So ito, patapos nating i-marinate, binalot na nga natin. Pwede na natin itong iprito. Magsalang na nga tayo ng kawalit. Buksan natin itong apoy. Painitin lang natin muna yung ating kawalit. Ito nga sa side niya, makikita natin yung ating mantika at yung binalot na hipon. Okay, since mainit na yung ating kawalit, nilagyan na natin ito ng mantika. At dahil mainit na yung ating mantika, ito nga, at ilalagay ko na isa-isa yung ating binalot na hipon. Mag-ingat lang tayo sa paglalagay ng ating hipon para hindi tayo matalsikan ng mantika. Unti-unti ko lang nilalagay yung ating hipon at nilalagyan ko ito ng space. Nang sa ganun ay makahinga yung ating hipon at maluto ito ng husto. Tandaan na medium fire lang ang ating gagamitin dito. Kung napansin nyo, from black na buntot, naging orange na yung buntot nito. Actually, yung ating hipon naman ay mabilis lang maluto. Ayan nga, no, at i-fried lang natin ito. Ngayon, kung nakita na naman natin na
luto na yung isang side, gumamit tayo ng tong at baliktarin natin ito para iluto naman yung isang side. So, bawat side, niluto ko lang ito ng 3 to 5 minutes. Depende yan sa lakas ng apoy nyo. So, sabi ko nga, medium fire lang o medium heat lang ang gamitin nyo. Habang piniprito nga natin itong kabilang side, ipiprepare ko na yung ating plate. Lalagyan ko ito ng tissue para matiktik natin yung mantika. Depende sa inyo, pwede rin kayong gumamit ng strainer. So, ayan na nga, no? At luto na nga yung ating menu. Ihanguin na natin. Isa-isa lang natin itong ilagay dun sa ating serving plate o plato na may tissue. Yung tissue natin ay nakakatulong ito para ma-absorb yung mga excess na mantika. So, hindi natin makakain yung mga mantika. So, imagine nyo na lang kung paano nyo ito ipiprepare. Lagyan nyo ito ng mga dahon-dahon. Depende ito sa design na gusto nyo. At huwag nyo lang kakalimutan yung ating sausawan. Sweet chili sauce, pwede na. So, ito na nga at luto na ang ating firecracker shrimp. Tikman na natin. Ang sarap! Napakalasa! I'm sure gusto mo rin gumawa ng ganito. So kung nagustuhan mo yung channel na to, please subscribe. And don't forget to hit the notification bell. Tara, kaya tayo!